Isang inspiring kwentuhan ang ating dinayo dito sa Kalamba City, kung saan meron tayong makakakwentuhan na isang kumakandidato bilang konsihal ng siyudad ng Kalamba. Kung hindi si Konsihal Doc Ray Dalde ng Kalamba, Laguna. Magandang araw po, Doc. Maraming salamat at pinaunlakan nyo kami dito sa Carl Talk TV. Magandang araw din naman at salamat sa oportunidad na binigay mo na makausap ako ngayong araw na ito. Sir, pakilala po muna tayo sa ating mga viewers. Ako po ay si Doc Ray Dalde. Nagmula sa Akadim, nag-iisang kakamping sa Kalamba, dating director, school director ng Perpetual Kalamba. Ano at saan nagsimula ang buhay ni Doc Ray Dalde? Actually, ang pagka-academician ko ay nagmula sa ako'y nagturo sa UE as classroom instructor. Tapos nagtrabaho ako sa immigration. At from immigration, ako ay nahirang bilang dekano ng iba't ibang kolehiyo sa Manila, hanggat sa ako ay inappoint na school director ng Perpetual Kalamba. At dito sa Perpetual Kalamba, ako ay na-involved sa maraming mga civic organization. Gaya ng Lions Club, na ako ay nagsilbi bilang pangulo ng Lions Club ng Kalamba. At dito ko nakikita ang pangangailangan ng bayan. Doon sa aming pag-involve sa community through Lions Club, doon ko nakikita na kailangan pa ng mga taong mag-volunteer para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Doc, bakit kayo nag-decide na from Akadim, tumalun kayo sa pagiging isang public servant? Kasi nakikita ko, marami tayong oportunidad sa, kung tutulong sa kapwa, maraming oportunidad sa gobyerno. Hindi lang nagagamit sa husto. So, ang paraan ay, ito ay paraan natin na makatulong, mas lalawak ang ating matutulungan kung tayo ay mag-involve sa gobyerno. Doc, hindi po ba kayo natatakot na medyo magulo ang buhay politiko? Yun ang sinasabi nila. Pero kung talagang ikaw ay nasa servisyo, you have to take the risk. Lahat naman na bagay may risk eh. Kahit saan ang gulo. So sa politika, mas magulo din magiging civic leader. Kasi ang tao walang kasiyahan. So, sa politika, mas maraming ibabati ko sa'yo. Yung nakikita nila, yung kasamaan lang. Pero yung kagandahan, hindi nila nakikita. So, palagay ko, depende sa tao. Ngayon, Doc, nakapag-file na kayo ng Certificate of Candidacy. Handa na po ba kayo na makita ng mga tao yung hindi maganda sa inyo bilang si Ray Dalde? Talagang inisip ko na yan. At tinanggap ko na yan, whatever. So, positive, negative, tanggap ko yan. Bahagi ng buhay yan. Ng servisyo. So, kapag may nasa servisyo ka, bahaling may negative because you cannot please everyone. At medyo interesado rin din ako, Doc, na matanong sa inyo, no, sa dami ng posisyon, syempre, dito sa siyudad ng Kalamba, bakit nag-iisa po kayo na naging kandidato ng LP? Alam nyo, nung election pa lang pinag-uusapan, maraming nag-ambisyon.
maraming nagpresenta na sila tatakbo ng mayor, sila tatakbong beses vice mayor, silang tatakbo na gobernador. That was the time wherein Vice President Lenny has not decided yet. So last minute na kasi nag-decide si Vice President. Kaya nga yung mga nag-aspire na magiging LP, sumanid doon sa puwersa na palagay nilang malakas. Naiwan ang LP. Kaya nga nung sinabi sa akin na tatakbo ko sa isang partido at iwanan ko na lang yung LP, ako ay nanatiling strong sa LP. Kasi ang alam ko, ang LP lang ang tanging paraan na mag-transform ng political landscape ng Kalamba. So sa LP ko nakikita yung buhay. So nung inaalok ako na tumakbo sa ibang partido without mentioning the party, hindi ko yun pinangarap. Ang pangarap ko talaga magiging bahagi ng Liberal Party. Kasi ever since, ako ay bahagi na ng social democracy. Okay. So Doc, ngayon, dahil nagsosolo kayo sa inyong partido, ano ang mga plano ninyo para mas makilala si Doc Ray Dalde sa Kalamba para nang sa ganun ay makaupo kayo? Marami, no? Kung ano yung advokasya na pinapahiral ni Vice President Lenny ay dapat suportahan niya. Maliban sa aking advokasya, unang-unang advokasya ko dapat pairalin yung mababang pamamahay o bigyan ng bahay na angkop sa kanilang kakayahan yung mga walang bahay. Kung mapapansin ninyo, marami ritong na squatter, marami ditong nangungupahan. Ilang taon na, pero wala silang kakayanan. Kasi napakataas ng presyo ng bahay. So kapag sakali ako'y manalo, o isang advokasya ko, isang platforma ko, ay mabigyan sila ng sariling bahay, angkop sa kanilang kakayanan. Pangalawa, yung mga LGBT, mga lesbian natin, na mga kapatid, hindi pa sila tanggap sa society pag tumanda sila, na itsapwera sila. So, palagay ko magbibigay ako ng isang pabahay sa kanila na mag-i-enjoy naman sila for the rest of their lives. No? Mm-hmm. Na kahit hindi man sila tanggap, at least they will enjoy their lives together. Sige Doc, bago tayo mapunta sa inyong mga platforma at plano sa Kalamba, punta muna tayo dun sa mga questions na nakuha ko sa social media. Ito mga tanong na to ay in general. Mm-hmm. Kumbaga, para sa lahat ng ma-interview natin na gustong maging public servant, ito yung mga questions ng mga tao. Number one, naniniwala po ba kayo sa political party? Nakakatulong po ba ito para sa isang karera ng isang politiko? Mayroong bahagi ang political party. But nowadays, ang mga tao ay matalino na hindi na sila nagbabandwagon kung ano'y political party mo, but then kung ano ang dinadala ng bawat politiko, anong paninindigan ng bawat politiko. Ano naman po ang tingin ninyo sa political dynasty? That's the reason why ako ay hindi sumama dun sa isang partido, kasi yun ang issue, political dynasty. Alam mo ang political dynasty, ever since, I'm very negative sa political dynasty kasi parang lumalabas ang pamilya na lang, ginagawa nilang negosyo ang pagserbisyo sa pamahalaan, na parang sila na lang ang marunong mag-isip para sa bayan at hindi nalang binibigyan ng pagkakataon yung iba ng kakayahan manilbihan sa bayan. Mm-hmm. Isa pa Doc, tinatanong nila kapag daw po naupo kayo, magiging magnanakaw din po ba kayo sa kaba ng bayan? Otherwise, kung hindi ako mag-effect ng change, hindi na ako tatakbo. Kung ako ay magnakaw sa kaba ng bayan, kaya nga sinasabi ko, kung ano man ang kikitain ko, may paglalaanan na para sa kabutihan ng bayan. Kasi after all, hindi ko na kailangan magpolitika ko kung magnakaw. Kasi may sarili naman akong mga hanap buhay.
In other words, yun ang gusto nating mabago, na dapat ituwid, at kung ang layunin mo ay magpayaman sa politika o magpayaman sa gobyerno, this is not the right place. No? Kasi ang pagsilbi sa bayan ay dapat servisyong totoo. Hindi ka nagpapayaman dyan. Hindi ka kukuha ng maraming yaman at the expense ng tao. Ayan, so isa pa, Doc, na concern nila, comment nyo lang po. Panahon na naman ng kampanya dahil election na. Lahat naman daw po ng ipinapangako ng mga tumatakbo ay napapako lang pag nakaupo na. Anong komento nyo doon? Ako ay mayroon na akong commitment. Palagay ko naman sila ang maghusga. Kapag nabigyan ako ng pagkakataon, palagay ko ay sila ang mag-record at ako itaganyo sa bato. Sumbatan niyo ako sa mukha niyo, sa mukha ko, duraan niyo ako kung yung pinangako ko hindi natutupad pagdating na ako'y nakaupo sa konser. So, Doc, kanina no, ikot-ikot tayo dito at nakita naman natin na medyo or maganda ang buhay ninyo. Kumbaga, hindi niyo na kailangan ng politics para guminhawa ang buhay ninyo. Bakit kahit ganito na yung estado ng pamumuhay ninyo ay nais niyo pa rin pumasok sa politika? Alam mo, ang serbisyo sa kapwa ay mahalaga. Minsan tayo'y medyo nakakaangat naman sa buhay ng punti. Isipin naman natin yung labas ng mga bakura natin. Oo, tayo, nakakakain tayo ng 3 times a day. Pero sa labas ba ng bakura natin? This is about time for people na mayroon namang kunting sa buhay na itaas ang antas ng serbisyo. Na it's not all money. Lahat kasi after all, hindi naman natin madadala yan. So in other words, pairali na pandaftin yung manilbihan sa ibang tao. Kasi it's about time to leave our comfort zones and do service to people. Ayan. Doc, question din po, galing kayo sa academe, no, sa mundo ng edukasyon. Ano sa tingin niyo ang may i-apply ninyo kapag kayo ay nanalo na sa konseho ng Kalamba, paano nyo magagamit yung inyong experience from the academy? Palagay ko magiging teacher sa kuno mga naliligaw ng landas. Ang magiging role ko doon, magtuturo pa rin kung ano yung tama. So, gagampanan ko pa rin ang tungkulin ko magiging guro ng bayan. So, nasa dugo pa rin ang pagtuturo. So, kung hindi naman sa loob ng classroom, kasi ang pag-aaral naman, pwede mong ituro, gagawin sa loob ng konseho. Yung mga naliligaw ng landas doon, turuan mo, hikayatin mo na pumunta sa tama. Baka sakaling magbago ang ating komunidad. Yun lang ang paraan. Okay po. Doc, ano naman ang pinagkaiba ninyo or may kakaiba po ba kung si Doc Ray Dalde ang isasama natin sa konseho kumpara dun sa ibang mga tumatakbo? Palagay ko, experience-wise, hindi pa ako gaano experiensyado sa konseho. Pero ang tanging maipangako ko lang kaibahan ay gagawa ng batas na walang atubili kung sino masasaktan basta sa ikabubuti ng nakakarami sa Kalamba. So mayroong masasaktan kapag gumawa ka ng batas. Pero nang kinakailangan natin na ang batas ay dapat tutugon sa pangangailangan ng nakakarami. Ayan. So Doc, mga messages na lang, no? Alam ko very hectic ang yung schedule ngayon. Ano po ang may bibigyan yung mga mensahe sa mga kabataan din na yung iba ay naliligaw ng landas o yung mga gustong tumakbo rin at pumasok sa mundo ng politika, yung mga kulang pa yung mga edukasyon, ano pong may bibigyan ng mensahe sa kanila? Sa mga kabataan, this is about time to open your mind na kinakailangan
ang serbisyo natin sa bayan ang mahalaga, hindi serbisyo na pangsarili. Lagi nating tingnan ang kinabukasan ninyo. Dahil kung ang kinabukasan ng bayan ay masama, yun din ang magdudulot ng masamang kinabukasan. Ngayon, panahon na mga kabataan na para tingnan ninyo ano ba ang higit na nakakabuti para sa bayan. Pangsarili o i-balance ang pangsarili at ang inyong kinabukasan. Doon naman sa mga taga-Kalambenyo, this is about time for you to choose sino ba dapat ang magmamalasakit sa Kalamba. Wala na ibang gagawa niyan kung hindi tayo. So, sa mga Kalambenyo, pag-isipan nyo, madali kitain ang pera. Pero mahirap maghanap ng serbisyong totoo. Doc, nakapag-file na po kayo ng Certificate of Candidacy para sa Konseho ng Kalamba City. Ano po ba ang inyong mga plano na maibibigay ninyo para sa inyong syudad? Actually, mayroon akong hinanda talagang plataforma na aking dadalhin. At yung plataforma na yan ay nakasummarize sa 10 punto. At tinagurian ko yan para madali maintindihan, kakamping lang. So hindi pa rin kayo lumayo sa kakamping. Ano po ba yung kakamping na yan, Doc? Una, yung K ay nagsisimbolo na ako ay magiging kaagapay sa kalayaan, sa wastong impormasyon, at pamamahayag. So yung press freedom. Yung A naman, antas ng pamumuhay ng LGBT komunidad ay paon na rin, no? Sila ang neglected portion ng society natin. Kinakawawa na kung tutusin mo, may rin din naman sila dapat silbi sa bayan. Yung K, yung pangalawang K ay kaalaman sa pangangalaga ng kalikasan at kaayusan, no? At ay ating isa sa gawa yan, no? Kagaya ng basura, segregation and so forth. Maraming nagbalak na yung segregation. Wala namang nagagawa. Kung may segregation ka, dapat may solusyon. Kagaya sa mall, bawal magkalat, no loitering, wala naman silang basurahan. So in other words, kapag gumawa, kailangan mayroon kang solusyon. May bawal ka, pero kailangan may solusyon. Ang A, alagaan ang kalusugan ng mamamayan, kabataan at mga senior citizen. Ang aking mungkahi dito ay dapat bawat barangay may schedule ng doktor sa bawat center. For example, Lones, dapat sa Kanlubang, sa center ng Kanlubang may isang doktor. At schedule ng mga tao doon. Ngayon po ba, Doc, walang ganun? Wala. Wala nang pupunta ka sa center. Walang kwan. So in other words, walang tao doon na nakakaalam lang. Walang doktor, nurse lang, midwife, or what. So dapat talagang religiously, may bawat barangay mayroong doktor, Lunes, Martes, Merkules. Para alam ng tao, ma-schedule na nila na ngayon, panahon ng doktor, so pwede akong pumunta doon para magpakonsulta. Remember, prevention is better than cure. So mas mainam yung mayroon na dyan. At yung pang lima ko, yung M, ipagtagumpay ang pambansang kaisipan ng pag-aaral ng mga kabataan. Ibig ko sabihin, ako, imungkahi ko, dapat bawat barangay ay magkaroon ng tinatawag na library at libreng internet sa barangay. Kasi kung wala namang kakayahan magpakabit ng internet, at least mayroon dyan sa barangay. Ang P naman ay paul na rin ang maliliit na negosyo, pangkabuhayan. No? Ibig sabihin, yung mga maliliit na negosyo, pangkabuhayan. Ang I ay paangatin o iangat ang pag-aaral sa teknolohiya ng mga kabataan. Ang N naman, ako'y magtataguyod ng proyekto ng mababang pabahay. Yung sinabi ko kanina,
naangkop doon sa kakayanan ng mga individual. At yung keiko, kaunlaran sa pamayanan, ay isusulong at alagaan, no? Yung kaunlaran ng community. Kasi yung community, mahalaga yun eh. At yung S, serbisyo ng, ng ating pamalaan ay dadalhin sa bawat barangay. Hindi na yung aantayin pa, magpipila pa, no? So yan ang tinatawag na kakampings agenda ko. Kakampings. So yung agenda ni Doc Ray Dalde ay kakamping. So madaling tandaan para sa ating mga kababayan ng Kalamba. Mm-hmm. Doc, napansin ko dun sa mga plataforma na nabanggit mo, eh medyo naka-highlight yung mga LGBT. Bakit ganun katindi yung suporta niyo sa kanila? Kasi alam niyo kami, kaming magkapatid ay marami kaming LGBT na nangibihan sa amin. Umalis na sila, tumanda na sila, hindi na sila tanggap sa pamilya nila. So, pakalat-kalat na lang sila kung saan sila. Sino magpapakain sa kanila. Kagaya, halimbawa, yung kapatid ko, nagtayo ng panlo. Ang tagal-tagal na yung manicurista niya nilo na LGBT, wala na mapupuntahan. Kaya nga sabi ko, nakikita ko yung ganung senaryo. Anong mangyayari sa kanila kapag hindi sila tanggap ng pamilya nila sa sosyedad? Kaya walang nagprograma yan sa gobyerno, bigyan sila ng pabahay, kagaya ng home for the aged, mga abandoned children. Pero may nakita ba kayong LGBT community na aampunin sila pag tumanda na sila? Wala. Dadalhin mo yan doon sa bahay ampunan ng mga senior citizen. Sila ay gagawin ng katulong at child. In other words, this is about time. Bigyan sila ng last pamamahay na they will be accepted and they will be prepared na last hura na nila to. So kung mayroon silang bahay, they'll enjoy the last moment of their life, no? Na accepted sila sa kanilang komunidad. So I plan one community for them. Parang home for the aged. Diba? For them. Kasi after all, hindi man natin na-notice, pero marami silang ginawang kagandahan o paninilibihan sa kapwa. Hindi lang sila na-recognize. So, palagay ko, dito sa Kalamba, magsimula yan, palagay ko, magiging... Like, kakalat na sa buong Pilipinas. Okay, Doc, maraming salamat po sa opportunity na bigyan niyo sa amin. Baka po meron kayong gustong i-plug, ano po mga social media accounts ninyo na pwede kayong i-follow ng inyong mga constituents dito sa Kalamba. I-follow na lang ninyo yung Doc Ray Dalde para konsihal at yung aking FB page na Doc Ray Dalde rin. No, yun ang FB page. Okay. So, Doc, meron pa po ba tayong mga huling message or mensahe para sa ating mga kababayan? Yun lang ang aking mensahe. Tulungan natin na mabago ang tanawin ng ating politika sa bansa. Tulungan natin ang Team Lenny Robredo. Tulungan po natin si Lenny na makapasok sa Malacanang. Siya lang po ang tanging pag-asa na magbabago ng hugis ng politika sa ating bansa. At alam ko naman na palagay ko yung iba dyan, alanganin pa kay Lenny. Pero pag-isipan nyo, para sa ikabubuti ng bayan, ito ay hindi laban lang ni Lenny. Laban ito ng sambayanan para sa kinabukasan ng kabataan at kinabukasan ng ating bansa. Maraming salamat po ulit, Doc Ray Dalde. At sana makabalik po kami dito kapag nasa konseho na po kayo at nanalo na kayo, yeah, Doc. Sure. At kami makabalik sa inyo. Sure. Ikaw na rin siguro ang magiging judge. Okay, mga Katok viewers, maraming salamat po sa inyong panonood. And don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. At para sa mga susunod nating mga videos. Thank you very much, mga Katok. Bye! Minamahal namin si Lenny, katangi-tangi siya, tunay na maaasahan.
Minamahal namin si Lenny. Lenny loves everyone. Lagi siyang maaasahan. Lenny is the one. We love Lenny.